So what's up mga kapatid? Ayan, nandito na naman tayo sa panibagong tutorial. So may gagawin tayo ngayon dito. Umakita nyo, ito yon. So kaya lang, may nakakita tayo dito sa kalsada na kayaka yung motor. Ayan, kung makakita nyo, ito yung motor na nakakita natin kanina. Ayan, nakakayaka niya. So, pasensya na nga pala kung ngayon lang uli ako nakapag-upload ng bagong video. Kasi medyo naging busy lang tayo. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa channel na to, kung gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at pinutin mo yung notification bell at kalimbangin mo na yung na rin yung all para ma-notify ka sa yung may bagong kong video. So ayan, ito sana yung ibablog natin ngayong araw, kaya lang nakita natin to ayan sa kalsada, akay-akay yung motor. So ito na muna yung unahin natin kasi siguro gagamitin niya panghanaboy itong motor niya. So ayan, pasensya na nga pala kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng bagong video. So ayan, tanungin natin. Ano dyan? May langis eh. Ha? May langis. May langis. May langis talaga yung stator. So ayaw madari yung motor mo? Oo. Nakakot na ako dyan eh. Nakakot din. So tara ha, titirahin natin. So ayan, ito na nga kasi ayaw mandar, may gasolina naman siya. Ang problema daw sa kanya, walang kuryente. So check muna natin tong wire galing sa stator. So ayan, check natin tong wire ng stator. So ayan, makikita kasi natin dito kung yung motor natin is battery operated or hindi para madali nating ma-check kung ano yung dapat natin gawin. So pag ganito yung stator coil natin, apat yung wire galing sa stator, makikita nyo yellow, green, pink at saka blue na may line white. Ibig sabihin nito is battery operated yung motor natin. So ang gagawin natin dito agad is i-check natin kung may source ba ng positive dito na lumalabas sa ano natin, sa motor. So ilalagay natin yung tester natin sa ground na kung makikita nyo. At syempre itong isa naman is dito sa positive sa may battery. So papabadyakan natin yan para makita natin kung magkakaroon siya ng ilaw. So yan, hindi siya nagkakaroon ng ilaw. Ibig sabihin, hindi talaga siya under kasi walang supply galing dito mismo sa stator natin papunta sa CDI na positive. So check natin tong linya ng lighting coil natin, yung galing sa stator mismo natin. So check natin to, dito natin isusok-sok yung test light natin. Ayan, check natin yung dalawang wire, yellow at saka yung pink. So kailangan meron tong dalawa na to na kuryente kasi itong kulay dilaw, ito yung papunta sa ilaw at saka itong pink naman is papunta sa charging. So kung makikita nyo, meron siya. So pero pag check natin ulit doon sa may battery, wala siyang ilaw. Ibig sabihin, mayroon tayong problema dito sa regulator o kaya yung stator natin. So kung makikita nyo, nasa ilalim lang yung dugsungan ng regulator nitong motor na to. So check natin dito yung kulay red. So pag nilagay natin test natin sa kulay red, kailangan din natin padyakan yung motor para magkaroon ng ilaw yung test light natin. So hinugot na lang natin yung galing sa mismong regulator natin, positive, para ma-check natin ng ayos kung gumagana ba yung regulator natin. So ayan, kung makikita yung test light natin, dito natin nilalagay yung test light. So kailangan din natin uli siyang padyakan para magkaroon siya ng kuryente. So kung makikita nyo, kahit anong padyak, wala pa rin siyang kuryente. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng problema sa regulator. So ito na nga yung bagong regulator, ay check natin. So kung makikita nyo yung kulay red, ito yung source papunta sa battery natin. So kailangan na may ilaw to pag battery operated yung motor natin. So kahit wala siyang battery, basta mag supply lang tong kulay red na to, aandar yung motor natin. Okay, start. So ito yung nagka-problema sa kanya, yung regulator, kaya ayaw mag-start yung motor niya. So chinik na rin yung motor niya kung ano ba yung problema, tingnan niya yung stator. So
hindi naman niya talaga alam yung gagawin. So ito na nga, na ayos na natin yung regulator natin, nalagyan na natin siya ng tape at nahinang na rin natin kasi magkaiba yung socket terminal. So ito na yung ginawa lang natin at ito naman yung pinagpalitan natin. So ilalagay lang natin to, ayusin lang natin at para ma-check natin mamaya kung gagana ba siya ng matagal or okay talaga yung ginawa natin. So abangan niya mamaya yung dulo nito kung gaano kasaya si boss dito sa ginawa natin. So yan, lalagay lang natin to. So inagaw na nga niya, gusto niya siya na magtornilyo. So yan, pinabayaan natin siya. So sa mga battery operated naman na motor natin, lagi nyo agad i-check kahit walang battery yan yung charging system natin. So pag yung charging system kasi natin ang nagka-problema, lalo't wala kayong battery, hindi na talaga andar yung motor nyo pag battery operated. So yung charging system naman ng battery operated, kung may problema, basta mayroon kayong battery, aandar din naman yung motor nyo. Pero pag nalubat yung battery nyo, so wala na rin, terek na rin yung motor nyo. Yun yung battery operated na tinatawag natin. So sa mga nagtatanong dyan na nagko-comment na pwede bang umandar yung battery operated natin na walang battery? So pwede po. Pwedeng umandar yung battery operated na walang battery basta maganda yung charging. So pwede rin bang umandar yung battery na ay yung motor natin pag sira yung charging at may battery? Pwede po basta may laman yung battery natin. Andar po yung motor natin kahit wala pa yung charging, kahit wala pa yung lighting coil, basta may pulser lang, andar po yung motor natin pag may battery. So pag nalubat naman po yung battery, hindi na po siya andar. So ayan, makikita nyo, napakasipag nitong may-ari. Ayan, siya na mismo naglalagay ng tangke. So ayan, suksok natin itong fuel hose. Yan. So siya na mismo nagtutornilyo ng kanyang motor kasi nagmamadali siya, baka may pupuntahan pa o maghahanap buhay pa. So makikita niya man, sabi niya siya na daw yung magtornilyo kasi so ayan, try na natin siyang start. Ay, kita ko sa akin ko yan. Sa'yo ay nasira. Please na pa kayo, boss, oh. Kahit hindi na siya, Juan. Oh. Yung silid niya doon. Dati sinisilid niya doon ko to, eh. Doon ba yan talaga? Oo. Oh. Oh? Oo. Oh. Oh. Hinaan na yung kuryente. So ayan. Okay na, okay na. Okay na, boss. Puta, bogey mo. Kaya ano, wala nang ilaw, boss? Alin? Neutral. Baka na punti na yan. Punti na yan. Ano yan? Ang ngiti, oh. Laki ng ngiti. Laki ng ngiti, oh. Ba? So, ito sana yung babahagi ko kanina. So bigla naman dumating si boss, nakakayaka yung motor. So doon tayo kanina nabaling. So siguro abangan nyo na lang to sa next video. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa akin channel, sa mga patuloy na nagsusubscribe. Ayan, maraming salamat sa inyo. At shout out sa inyong lahat dyan.